Hello mga kasatsat, kakosa, kabeshi, ka-friendship, kumusta na kayo? Kung kami naman ay okay, sana okay din po kayo. Ayun, salamat at nakagawa na naman tayong panibagong video at ang video na to ay SPG. Patnubay po ang kailangan, mga parents, kayo na po ang bahala dyan. Baka may hindi pa dapat na age angkop dito sa ating usapin, kayo na pong bahala. Ang ating pamagat ay yung mga katagang bata-bata, paano ka ginawa? Kasi marami ng kasatsat, marami nagtatanong mga kabataan kung paano sila nadala dito sa ibabaw ng mundo. Kaya yun ang katanungan nila, bata-bata, paano ka ginawa? So bigyan natin ito ng hustisyang kasagutan na katotohanan na tamang sagot sa kanilang mga katanungan, no? SPG po again. So, ayun mga kasatsat, simulan na natin. Ito po ay ang kailangan dito ganap na babae at lalaki lamang upang makabuo ng anak. Ayan po mga kasatsat, sa pakikipagtalik o sex, diyan po nabubuo ang isang bata, no? At sa ating mga kabeshi dyan, pwede naman sila magkaroon ng anak sa pamamagitan ng adaptation or mga technologies na ngayon, technology, na pwede silang magbuntis without lalaki or asawa, no? At yan po ay magandang balita. At disclaimer lang po, ako po ay hindi doktor or isang dalubhasa patungkol dito. Nais ko lang pong bigyan ng kasagutan ang katanungan ng bata-bata, paano ka ginawa? Ayan, ito po ay pinapakita sa atin dito sa video na to ang ating katawan ng isang babae. At dito po, ipapakita po natin na kung saan ang isang pagtatalik ng babae at lalaki, yung sperm cell ng lalaki at babae ay magtatagpo sa matres ng isang babae at yun ay ang tinatawag natin na egg fertilization. At ayan, ang mga kabotete na galing sa lalaki, ayan o, million sila, trillions. Pero sa sobrang dami nila mga kasatsat, ayan sila, nagkakagulo. Ayan, pero hindi sila lahat makakapasok doon mga kasatsat, okay? Take note. At ayan, mapapalad yung may kambal, may triplets, or may yung anim na babies. Nasa genes din kasi yan. Maswerte sila, di ba? Congrats ha, dun sa mga may kambal na anak. At usually, ang itlog na to na galing sa lalaki ay sperm cell kung tawagin. Kung sa Tagalog mga kasatsat, yan ay tamod. Pero mga kasatsat, pagpasensyahan ninyo na kasi yung Tagalog medyo hindi maganda sa pandinig, pero yan po ang real talk lang tayo, no? Yan po talaga ang katagang tinatawag T-A-M-O-D. Yan po ang Tagalog niyan, kaya pasintabi po doon sa mga sensitive. No, pero ayan po mga kasatsat, yan po ang very miracle po talaga ang sperm cell. Kasi imagine, oh, ang dami, isang ganun lang, isang katiting na galing sa babae, galing sa lalaki, na after sex, no, yung nilalabas sa isa't isa, ayan ay nagiging isang bata. So, ayan po, napakahalaga po talaga ng pag-iingat sa pagbubuntis sapagkat ang pagbubuntis sa isang sensitibo ko minsan. Ayan, winner daw siya. Oh, crystal na crystal siya. I am strong. Kasi mga kasatsa, talagang kailangan strong ang makakapasok doon dahil malayo-layo pa ang kanyang lalakbayin. Papuntang matres at kasuluk-sulukan. Kaya manghihina pa siya. Kaya napakapalad ang isang sperm cell na mabuhay hanggang sa makarating siya doon sa dulo ng ating kuweba, di ba? Ayan. Kaya dapat talaga mga buntis, kailangan magpa-check up lagi sa doktor or sa clinic, sa health center. Ang doktor natin sa pagbubuntis ay OB-GYN. Yan ang tawag sa mga doktor na
naglo-look after ng pregnant OB-GYN ni doctor. Kaya ayan, nakakasatsat. Kaya very miracle talaga. Kaya ang mga anak natin, dapat yan ay love na love natin dahil yan ay bigay sa atin ng Panginoon. Bigay sa atin ni Lord. Kaya kahit ano ang anak natin, mahal natin yan, unconditional love. So, kahit ano pa yan sila, mahal natin yan kasi galing sila kay Lord. At isa pa, yan ang fruit of love. Siyempre, di ba, pag nag-sex kayo or nag-sipping or nagtalik kayo ng iyong partner, ng iyong asawa or ng iyong jowa bells, yan ang dyan na mumuong inyong pagmamahalan. Kaya, fruit of love ang ating mga anak. Fruits of love ang ating mga anak, no? Mga kasatsat. Kaya, dapat love natin sila. At, ayan, paggalit tayo sa ating mga jowa bells or asawa natin at sila ay ating napagbubuntungan ng ating mga hindi karapat-dapat, di ba? Pero mali, di ba? Pero ganun pa man, mga kasatsat, ayan, nagwawala na talaga sila dyan sa loob, no? Kaya, ayan, dito natin masasabi na ang itlog ng isang babae at lalaki at yan nagsama, ayan po ay magiging bata, magiging baby. Kaya dapat tayo mga parents, ipaalala natin sa mga anak nating babae at lalaki, pero mas priority natin ang babae, na ang pakikipagtalik ay hindi ito basta-basta, kundi para lang talaga sa mag-asawa. At kung hindi man sila makatiis o kung ano pa man ang gusto nilang patunayan sa kanilang sarili, at least alam nila ang kaakibat ng kanilang gagawin ay responsible na panghabang buhay. Dahil ang pagsisex o pagtatalik ay isang responsibility dahil ikaw ay posibleng magbuntis ng hindi pa handa, di ba? Kaya ayun lang. Kaya dapat initiate na lang natin sa kanila. At ito ang katawan ng isang babae na ganap na siyang buntis at ito ang actual na posisyon ng baby. Healthy baby, ang baby naman paikot-ikot yan eh. Kaya malikot siya sa tiyan ng mommy. So, minsan yung ulo na dyan sa baba, minsan nasa side by side, sa puso, diba? Kaya yan, mga kasatsat. At ito na, pag natapos na ang 9 months, ready na si mommy, pumunta ng health center, or sa bahay lang siya manganganak, or sa hospital, o yung midwife pupunta sa bahay nyo or doktor, kung kayo ay may kakayahan magbayad, pwede po yan. Pero ayun, ayan na po. Ganyan po ang procedure para lumabas si baby. At mahirap po pag first baby, no, kasi matagal siya lumabas. Ayan na po si baby. Welcome to the world, baby. Yan po ang ating hustisya.